Mga Simanua, kumusta po kayo dyan? Ngayong araw samahan nyo ako mag-unboxing nito ating incubator. Finally, dumating na yung incubator na in-order natin from Cebu. Umabot siya ng ilang buwan ba? Kasi October pa, mga Simanua, nung in-order natin to, natagalan dahil nga sa pandemic. Tapos yung pinadalhan ito na to go, nagka-problema din sila, na-delay. Pero ganun pa man, masaya tayo kasi dumating na. Pakita ko sa inyo yung incubator mga Simanua at yung features na nagustuhan ko dito kung bakit ko ito nakuha. Narekomenda din to sa atin ng isang kilala kong breeder na taga Cebu din. Kaya masubukan natin mga Simanua kung okay ba. Kasi ito na yung gagamitin natin sa sunod nating salang. Gamit lang tayo ng kutsilyo kasi wala akong mahanap na gunting mga Simanua. At siya nga pala, pasensya na po kasi medyo natagalan yung vlog natin dahil nagkatanangkaso ako. Pero okay naman na ngayon kahit papaano ay nakabawi-bawi na ng lakas. So, buksan na natin mga Simanua itong ating incubator. Ito mga Kasimanua, ibinagsak ng tugo dyan sa opisina nila sa Kapitolyo, sa Rumblon-Rumblon. Tapos, kuha ko na lang sa crew ng motorboat na bumabiyahe doon. Kasi sa ngayon mga Kasimanua, puro cargoes pa lang yung pwedeng biyahe papunta doon sa Kapitolyo dahil sa COVID. So, hindi pwede yung mga pampasaherong bangka. Ang sistema ng pagbayad ko nito mga Kasimanua yung sa shipping. To go collect. So kailangan pag saka mo lang babayaran yung shipping pag nakuha mo na. Yun yung kagandahan doon sa to go, kaya ilang beses din ako kinulit nung tauhan nila mga Kasimanua doon sa diyan sa Rumblon-Rumblon branch. Kasi nga hindi kami makabiyahe. Hindi pinapayagan ng munisipyo na makabiyahe yung mga pampasaherong bangka doon. Maswerte tayo, napakiusapan ko nung nakaraang araw yung crew nung bumabiyaheng cargo vessel, yung FAMAS. Yun, buti na lang. Mabait yung crew doon at pumayag na dalhin itong incubator. So
ito yung harap niya mga si Manua. Pakita ko sa inyo. Yan o. Oh. Yan yung kabuuan. Yan, tingnan natin mga kasimanwa itong loob. Yan, may libre pang ano oh. Lalagyan ng tubig. So, ito yung nilalagyan ng tubig tapos para hindi maubusan mga kasimanwa kahit halimbawa matagal tayong wala ito, pag-iimbakan natin ng tubig para automatic siya na hindi nawawalan to. Itong tray niya mga kasimanwa mas matibay siya kaysa dun sa ginagamit ko na incubator ngayon. Mukha isang heavy duty. Six. Nine. 54. So, ang capacity niya, mga kasimanwa, ay 50-50. 162. So, ito, mga kasimanwa, yung hatcher. Yan o mga kasimanwa, matigas yung tray na ginamit nila. Ang capacity lahat-lahat nito mga kasimanwa, dito sa ating setter, 162. Tapos, yung mga itlog na pwedeng ilagay sa hatcher, 120. Ito mga kasimanwa yung ating hygrometer. Yan. So, dyan natin titingnan yung percentage do ating humidity. Tapos ito, may thermometer dito sa ano, sa my hatcher. Ito para dito ito sa setter mga kasimanwa. Bale ito yung magiging setup ng ating tubigan mga kasimanwa para ano siya automatic. Lagyan natin ng tubig. Matesting natin. Ayan mga kasimanwa. Kapag mapuno na yung ano, konti lang nilagay kong tubig muna. Kasi tinesting ko lang kung gagana siya. So, kapag puno na yung hanggang dito sa lid na yan, titigil na siya sa pagtulo. Tinanong ko yung maker nito mga kasimanwa kung nasubukan na ba nila sa dry incubation. Ang sabi nila hindi pa daw. Pero yung percentage ng hatch rate gamit yung traditional na paraan ng pag-incubate nasa 90%. Yun yung sabi nila. Pero syempre, masubukan natin yan mga kasimanwa kung ano yung magiging resulta.
naka-plug na yung ating unit, mga Sumanoa, at so far so good. Okay naman siya at ano, gumagana lahat ng system ng ating incubator. So kung mapansin nyo, mga Kasimanoa, at ito din yung pinakagusto ko talaga, kasi yung build talaga nito incubator, mga premium na materials yung ginamit. Bale yung tubo niya, ito palang tray niya, mga Kasimanoa, may 15 years yan na warranty. So kung halimbawa na masira na siya, ang guarantee nila sa loob ng 15 years pagkabili mo nito, pwede nilang palitan. So yung ginamit nila ay tubular rod. Hindi ako masyadong familiar sa ilang technicalities, pero sabi dito, mga Kasimanoa, 2.5 RPM siya at 220 volts. Meron din siyang built-in na head candler. So malaki upgrade talaga, mga Kasimanoa, dun sa dati kong ginagamit. Kasi yon malaking abala talaga, mga Kasimanoa, kapag nagka-handling isa-isa ng mga itlog. Ngayon naman dun sa parts, mga Kasimanoa, meron siyang 6 months na warranty. Overall, mga Kasimanoa, gusto ko siya kasi nga sabi ko kanina, no, maganda yung pagkakagawa, talagang quality. Yung mga materials, okay. At isa pa, mga Kasimanoa, yung unit na to, sa features niya, no, at yung capacity, yung unit kasi na to, mga Kasimanoa, 20,000 ko nabili. So para sa presyo niya, sulit na, considering na meron siyang warranty at yung egg tray nga, no, lifetime warranty, 15 years na warranty siya, at hindi tinipid yung pagkakagawa. Pero hindi ko muna i-recommenda, mga Kasimanoa, kasi gusto ko muna na makita ko yung performance, yung resulta ng mga pagpapisa natin. Bale, yung total nitong binayaran ko dito, mga Kasimanoa, is 20,000 sa unit, 3,500 sa to go, sa shipping, at nagbayad tayo ng 250 dun sa bangka na pinadala natin. Bali lahat-lahat, umabot siya ng 23,750. Yun, mga Kasimanoa, yung kabuuan na halaga nito, yung ating incubator. I-update ko kayo, mga Kasimanoa, sa unang sanaw natin dito, kung ano yung resulta niya. Sana maganda. Nasa ganun, kung naghahanap man kayo ng incubator, pwede ko nang ma-recommend to sa inyo. Pero sa ngayon, hindi ko muna babanggitin, mga Kasimanoa, kung saan ko siya nabili. Ngayon, sa sunod na lang natin na update. Mga Kasimanoa, bago ako magpaalam, gusto ko lang batiin yung mga Kasimanoa natin. Unang-una kay Abisaya Manok, Iloilo. Shout out sa inyo. Ganun din kay Richard Masangya. Shout out po ulit. Bella Sarenas. Ganun din kay Chris Villanueva. Happy viewing po. Mario Dangli. Bebe Alejandria. Tata Capacity. At kay Kiera Gustavo ng Cavite. Sa lahat ng mga taga Cavite, happy viewing po sa inyo. Maraming salamat sa panonood. Sa mga Kasimanoa natin na hindi ko na-shoutout ngayon, bawi po ako sa inyo sa susunod. Mga Kasimanoa, hanggang dito na lang yung video natin. At hanggang sa susunod po, makita-kita ulit tayo. Shazam!